Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede pa po ba nating bigyan ng pinakamalakas na papuring palakpak ang ating pong Panginoon? Let us give a round of applause para po sa hari ng mga hari at sa Panginoon ng mga Panginoon. Siya po yung Diyos na nagtawid po sa atin. Amen po ba? After po ng one year na iba't ibang karanasan, yan lang po ba kaya nating ibigay kay Lord? Minsan pa po, mga kapatid. Hallelujah! Sige po. Sige pa. Huwag tayong titigil. Kung na-experience nyo po talaga yung blessing ni Lord, yung grace ng God, patuloy po natin siyang papurihan, patuloy po natin siyang itaas. Alam po ninyo, sabi po ni Kuya Abe, nagbabasa po ako ng comment kasi, sabi po niya, yung 365 mornings na nagigising po siya, yun po ay biyaya po ng ating Panginoon. Sabi niya, every gising is a blessing. It's a blessing. Bagong-bagong quotation niya ni Kuya Abe, no? Okay po. So, i-comment nyo lang po. Babasahin po natin yan mamaya, no? And I'm sure kahit po yung online po natin na kasama sa worship, meron din po kayong naka-prepare mula po sa inyong puso na ipinagpapasalamat po sa ating Panginoon. Yung po mga nasa online, i-comment nyo lamang po ano ang pinagpapasalamat po ninyo this year, no? Malay po natin, meron pa tayong chance na makatayo po yung ating mga MC para po basahin po nila at magkaroon po ng pagkakataon talaga na ma-encourage po natin. Magkaroon tayo ng mutual encouragement habang tinitingnan po natin ang mga bagay po na ito. Alam po ninyo, we have beautiful and wonderful reasons to praise the Lord dito po sa time po na to. Nag-agree po ba tayo, mga kapatid? Marami pa pong bagay na inihanda ang Panginoon sa atin. At ito pong nakaraang mga araw na iba't iba po ang atin pong naranasan, lesson learned po yan. At I'm sure yan po ay beneficial sa mga tao na nakakita kung paano kumilos ang atin pong Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po. Kayo po ay matapat, Panginoon. Kayo po ay Diyos na laging umaalalay po, Panginoon, sa amin. Though we are weak, O God, pero kami po ay nagdidepende sa inyo po, Panginoong grace that is so much available for us. Salamat po, Panginoon, na kayo po ang aming lilim, kayo po, Panginoon, ang amin po, Panginoong refuge. Sa inyo po kami, Panginoon, nanganganlong sa mga panahon po, Panginoon, na mga difficulties, meron po mga hard times, O God. Kami po ay nako-confront ng different and strong challenges in life. Lord, kayo po, Panginoon, ang patuloy na sumasama, nag-i-empower po, Panginoon, sa amin. Patuloy niyo pong basbasan ang araw po na ito at makinabang po kami sa inyo pong mga salita. Inihiling po namin, Panginoon, i-open po namin ang amin pong mga puso at ma-receive po namin with gladness and conviction ang mga salita na buhay, Panginoon, na pwede po naming tanggapin sa pagkakataon pong ito. Ito po, Panginoon, amin pong panalangin sa pangalan po na aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Sige po, makakaupo na po tayo, mga kapatid. Ang topic mo natin ngayon ay limitless grace. Sabihin nga po natin, limitless grace. Kaya po limitless yan kasi po meron po talagang grace upon grace. Saan po natin makikita yan? Our text today is in John 1:16. Again, John 1:16. If you have your Bible, open in John 1:16 and I will be reading in New International Version. Ang sabi po dito, out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. Ano daw po? Out of His fullness. In other words, paraphrase ko lang, God is so full, punong-puno ang ating Panginoon, kaya kaya niya talagang magbigay. He is capable in giving. At ang Panginoon, nagbigay po sa atin ng biyaya, isinusustain po tayo ng Panginoon, bukod pa po sa grace o biyaya na natanggap na po natin in the past, eto na naman po si Lord, He is ready and He is willing to give us His grace. Paano po tayo? Para po tayo ay makasustain, para po tayo ay makapag
patuloy in this life. Ano nga po ba ang grace? Sa theology, at madalas po nating marinig, ang ibig sabihin po ng grace ay unmerited or undeserved favor. Yung wala kang ginagawa, na kuminsan iniisip natin kasi nag-ooperate talaga tayo sa mga wages. So, iniisip natin, pag may ginawa tayo, merong pabor, merong reward. Pero pag sinabi po natin undeserved favor, hindi po ito reward. Walang sukat na bagay, reason, para po tanggapin po natin ito. Nevertheless, ibinibigay pa rin po ng Panginoon. Kaya nga po, undeserved. We are not worthy to receive it, pero ipinagkakaloob sa atin ng atin pong Diyos dahil po sa Kanya pong dakilang katapatan at pagmamahal po sa atin. Meron pong nag-acrostic ng grace. Ito po yung acrostic ng grace, G-R-A-C-E. Ang sabi niya, God's riches at Christ's expense. Yan po ang ibig sabihin ng grace po sa Kanya. Ano po ito mga kapatid? Ano? If there is a single word to describe our riches in Christ, it is the word grace. Sabihin mo sa katabi mo. Dapat mayaman po tayo, no? Of course, ang yaman po natin, nasusukat po yan, pwedeng materially, pwede din naman po talaga, mayamang-mayaman po tayo spiritually. Amen po ba? Materially and spiritually. Emotionally, pwede rin. Yung sobrang anlaki-laki ng puso mo na ang dami-dami mong pwedeng ibigay. Mayaman tayo because of the Lord Jesus Christ. And if there is one word to describe our riches in Christ, it is the word, hello, pakisigaw nga po, it is the word, grace. Dahil po sa biyaya po ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo, ito po yung pinaka magandang bagay po, eh, no? Yung cost, yung expense na sinasabi. Alam po ninyo, we charge everything to Christ. Yung marami kang pabor na tinatanggap, yung maraming mga bagay na ang tingin mo, parang akin ba talaga to? Parang sobrang-sobrang na si Lord, okay? Tapos bigla mo na lang maaalala talaga siya na dahil po sa kanyang riches, dahil po sa kanyang grace sa iyo, so we charge everything to Christ. Kaya po meron po tayong pabor. Mas maiintindihan po ng atin po mga bagong kasama, lalo na po sa online, yung pong salitang grace doon po sa Merriam and Webster Dictionary. Ang sabi po sa Merriam and Webster Dictionary, yung pong way para po i-describe po ito, it is an act of kindness. Act of kindness. Pag sinabi natin act of kindness, isang pagkilos ng kabutihan, kabaitan, at alam natin si Lord po ang tinutukoy. So, the grace of God is boundless, inexhaustible. Hindi po siya nauubos talaga. Nahandyan po lagi ang biyaya po ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo, meron pong isang conference na ginawa. And itong conference na to nangyari years ago, at habang nasa panahon ng conference, meron nag-raise up na isang question. Ang question po ay ito, what made Christianity different from other religions of the world? Kung kayo po ang tatanungin, what made Christianity different from other religions in the world? Alam po ninyo, meron nag-comment, meron po malakas ng loob na nagtaas ng kamay. Ang sabi, ang Christianity ay unique because of this teaching. Ano po yung teaching? Ang teaching, merong isang Diyos na ipinanganak at naging nagkatawang tao. So, yun po ang kanyang argument. Ito ang naging dahilan para masabing unique talaga ang Christianity. Pero alam po ninyo, meron pong nag-reject po sa kanya. Ang sabi niya, hindi iyan ang dahilan bakit naging unique ang Christianity. Kasi maraming klase ng religion na naniniwala din talaga
na si Christ ay ipinanganak at naging tao. Yung isa po nagsabi, nang sabi niya, unique ang Christianity dahil sa teaching na ang mga buhay ay muling babangon. So meron din po nag-reject. Sabi nila, hindi pa rin iyan ang uniqueness ng Christianity. Kasi meron ding mga religion, may group of people na naniniwala na merong life after death. Pinaniniwalaan po nila yun eh. Pero dumating po si C.S. Lewis, late po siyang dumating, tapos tinanong po niya doon sa mga katabi po niya, ano ang dahilan bakit nagtatalo-talo yung mga nasa conference. At binanggit po sa kanya yung pong concern. Ang sabi, it's easy, it's simple. Ano po yung easy po dito? Sabi niya, it's easy, it's grace. Kung merong pagkakaiba ang Christianity sa ibang relihiyon, it is the teaching about grace. Alam po ninyo, we are saved by grace. Amen po ba? By grace, the lost are found. We stand in grace. Kaya po tayo nakakapagpatuloy, kaya po tayo ay nakakatindig dahil lang po sa biyaya ng Panginoon. And by the grace of God, children stand in confidence. So tingnan po natin mga kapatid, pag-aralan pa po natin mabuti yung sufficiency of God's grace. Saan po siya sufficient? Tingnan po natin. Number one, God's grace is sufficient in supply. God's grace is sufficient in supply. 2 Corinthians 12:8 and 9, three times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you. Sabihin nga po natin, sufficient. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Alam na po natin yung context po na to. Si Paul, meron po siyang hardship, meron po siyang difficulties. Ang sabi sa Bible, meron po siyang thorn in the flesh. So pwede pong sabihin po natin, meron siyang binibear na pwedeng spiritual, pwede pong sabihin natin physical na hardship na pinagdadaanan po niya during his ministry. Three times he pleaded the Lord, nanalangin siya sa Panginoon, hinihingi niya to take it away from him. Gusto po niya ialis ng Panginoon kung ano man yung hardship na yon na kanya pong na-experience. Hello. Ganun po ba tayo mag-pray? Mukhang hindi po yun ang proper kasi na prayer, eh, no? Ang prayer natin dapat kasi ay tulungan tayo ng Panginoon na malampasan, hindi alisin. So ang prayer ni Paul, alisin sa kanya yung na-experience niya ngayon. Pero hindi po inalis ng Panginoon eh. So pwede natin pulutin yung principle, hindi inaalis, kundi ang hinihingi natin kalakasan para malampasan. So three times I pleaded with the Lord to take it away from me, pero hindi po siya pinagbigyan ng Panginoon. Ang sagot ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Our text verse plainly teaches the limitless of God's grace. It doesn't quantify sufficiency, it just says it's enough. It is sufficient. Hindi po kinantify, hindi po binilang, hindi po sinukat. Ang binanggit lang po dyan, my grace is sufficient. Walang sukatan. Okay? Hindi po sinabi ni Lord na ang grace ko ay kasing lawak ng dagat. Kasi baka maubos din naman ang tubig ng dagat. Hindi po niya sinukat po yung mga bituin sa langit. Ang grace ko kasing dami ng bituin sa langit. So, hindi na-quantify yung pong sufficiency na yan. Basta ang sinabi, it is enough. Pag sinasabi mo natin enough, you can have it till you need it.
It is enough because you can have it till you need it. Habang kailangan mo, ibinibigay po sa atin ng Panginoon ang kanyang biyaya. Hindi po siya nauubos. Amen po ba? Pwede po ba nating palakpakan muli si Lord? Another verse in Ephesians 2, 6 and 7, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Alam po ninyo, yung grace po na binabanggit po natin na sufficient, yan po yung security po natin. And because of God's grace, meron pong present security. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, isinurrender mo ang buhay mo sa Kanya, merong present security. Sabi po dyan, God raised us up. Tayo ay ibinangon ng Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, habang wala pa po tayong relasyon sa Panginoon at hiwalay po ang ating buhay sa Kanya, we are dead because of our sins. Hello, nag-agree po ba tayo dito? Ang tawag sa atin ng Bible, tayo ay mga patay sa atin pong mga kasalanan. Patay po tayo sa ating pananampalataya. But once na tayo po ay nag-recognize ng need ng salvation, kailangan po natin si Christ, tinanggap po natin siya as Lord and Savior, tapos nagkaroon tayo ng relationship sa Kanya. Ang sabi ng verse, God raised us up in Christ. Tayo po ay ibinangon, and because of that, mga kapatid, nagkaroon tayo ng buhay, and that is present security. Kasi meron po tayong assurance. At meron din po tayong tinatawag na future security. You can experience eternity with Him. Pangako po yan ng atin pong Panginoon. Once na tinanggap mo si Christ, you are eternally secured sa panahong ito, sa kasalukuyan at sa hinaharap. So, yan po yung pinapakita ng verse na to. He can demonstrate the riches of His grace hanggang sa dulo ng atin pong buhay, hanggang sa eternity. Kaya sabihin po natin, God's grace is sufficient. Pwede po ba nating sabihin, God's grace is sufficient for me? Hirap po talaga ng merong mask, no? Okay na rin, no? From the heart naman, lumalabas talaga. At thankful tayo ng Panginoon dahil sa Kanyang biyaya. Narito po tayo and we are eternally secured in Him. Ang number two natin, God's grace is sufficient in salvation. Ang Kanya pong biyaya, biyaya ng Panginoon ay sagana, may kinalaman po sa kaligtasan po natin. Alam po natin yung verse, Ephesians 2, 8 and 9. For it is by, hello, for it is by, maganda yung sabay-sabay. For it is by, yan. You have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. It is by grace, dahil po sa biyaya ng ating Panginoon, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi ito sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Ito ay kaloob ng Panginoon. Not by works, hindi sa mga gawa. Kaya walang ipagyayabang ang tao. Alam po ninyo, ang isang malungkot, kapag meron tayong tao na namimit, na iniisip nila, hindi nila kailangan masave. Hindi nila kailangan maligtas. At maaaring hindi nila pinaniniwalaan na possible ang kaligtasan. O baka hindi nila pinaniniwalaan na meron talagang kapahamakan darating sa tao. Yun ang isang nakakalungkot na baka hindi alam ng marami na pwedeng mauwi sa kapahamakan
ang buhay nila kapag hindi nila nakilala at isinuko ang buhay sa Panginoong Jesus. Pero ang isang sobrang napakalungkot pa, yung mga tao na iniisip nila, kailangan nilang maligtas, alam nila dapat silang maligtas, pero ang feeling nila, masyado na silang maraming nagawang offense, at dahil marami nang nagawang kasalanan, hindi na sila worthy para maligtas pa. Sa totoo lang po mga kapatid, there is not one person, there is no person beyond the grace of the Lord Jesus. Wala pong kahit isa mang tao ang hindi maaabot ng kamay ng atin pong Panginoon. Actually, nung sinabi, for it is by grace you have been saved, yung gamit po ng grace dyan, nag-e-extend po yan ng opportunity talaga for salvation. Grace extends the opportunity of salvation. Yung lumapit ka lang sa Kanya, kahit ano ang nagawa mong kasalanan, kahit ano ang nagawa mong offense, kasi hindi naman sa ating mabuting gawa. Hindi tayo maliligtas talaga sa atin pong kabutihan. Actually, mangyayari na lang yan, bunga ng ating pananampalataya. After manampalataya tayo, nagkakaroon ng effect, okay? Nagkakaroon ng bearing yung good works kasi inutos po sa atin yan eh, no? Ephesians 2:10. Tayo po ay workmanship in Christ Jesus, created. Tayo po inilikha talaga for good works. Pero matapos po yan na maligtas. Pero kung ang basis lamang natin para maligtas talaga ay good works, hindi po mangyayari po yon. It is only through the grace of God. So grace extends the opportunity for salvation. Yung pong sabing, for it is by grace, extended po yan sa lahat. Maniwala ka lang, mahal ka ng Diyos, at ang Panginoon, because of His love, pwede mo ring ma-experience yung Kanyang biyaya na kaligtasan. And grace equips the operation of salvation. Grace equips the operation of salvation. Paano po nangyayari? In-equip ng Lord talaga. Saktong-sakto, yung pagliligtas po niya sa mga tao, there is redemption. Sabihin nga po natin, redemption. Alam po ninyo yung redemption, sino po yung mahilig magsanla sa atin? What good thing about being redeemed? Nawawala na po ng control sa atin, yung pong pinagsanlaan. Ako po dati, sukit po talaga din ako ng tambunting. Nakwento ko na po sa inyo mga nakaraan. Kaya po, wala akong alahas. Bumili na lang po ako nung hindi na ako nagsasanla. Okay. Tapos pag nagsanla ka, pinatotodo mo. Pero pag dumating po yung period, naririmata po yan. Pero tayo po ay na-redeem ng Lord. At nung na-redeem po tayo, nawalan po ng kapangyarihan, yung pong sinanlaan. Okay? At ang mahal po ng pagbayad sa atin ng Panginoon. Dugo ang ipinambayad sa atin ng Panginoon. Kaya thankful po tayo sa Lord eh, no? We are being redeemed. Tayo po ay naligtas, tinubos ng Panginoon. O sa ano po yung process natin mga kapatid? Ano yung operation of salvation? Na-redeem po tayo, tapos tayo po ay na-justify. Tiningnan po tayo as right before God. Okay? Tayo po, pag tinitingnan ng Panginoon, tinitingnan tayo as righteous dahil ang nakikita po sa atin ay ang Panginoong Jesus. At meron pong magandang bunga po ito sa atin. Kasi kung titingnan po talaga sa tayo ng Panginoon, nahandyan po lahat ng flaws, nahandyan po lahat ng kahinaan, pero meron nga pong divine exchange. Redemption, justification, tapos po sanctification. Araw-araw ng ating buhay, nililinis tayo, kinikinis ng Panginoon.
upang magbunga ang ating buhay ng kabanalan, ng holiness. Positionally, we are holy nung tanggapin po natin ang Panginoon. But practically, ang Panginoon ay tinutulungan tayo sa ating mga regular na temptation na dumarating na mapagtagumpayan. At pakita po natin, kaya po nating lumakad in righteousness. And then, last, yung pong glorification. Okay? This is the final stage na wala na po talagang kapangyarihan po sa atin, ang kasalanan. Ang number three po natin, God's grace is sufficient in suffering. God's grace is sufficient in suffering. 1 Peter 5:10, "And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast." So God's grace is sufficient in suffering. Kapag tayo nagsasuffer, kapag tayo po ay dumadanas ng iba't ibang pagsubok, iba't ibang mabibigat na karanasan, nandun po yung supply ng biyaya ng atin pong Panginoon. So, are you struggling? Hello? Meron po ba tayong mga struggle? Nakukonfront po ba tayo ng mga problema? Ang problema naman sa ating mga Christians, kadalasan, hindi talaga natin ma-endure. Wala po yung endurance. Nagpe-fade yung endurance. Why? Kasi baka hindi naman natin hinihingi yung grace ng Panginoon. Baka hindi natin hinihingi yung kalakasan ng atin pong Panginoon. Kaya instead na mag-endure po natin, magkaroon ng endurance, some of us have already quit. Bago pa natin maranasan ang tagumpay, nasa kalagitnaan pa lamang tayo, nagkukwit na po tayo. Alam po natin mga kapatid, ang ganda-ganda ng verse, no? Yung suffering pala, it will take a little while. Hindi naman po buong lifetime, puro tayo suffering. Hello? Meron na po ba kayong nabalitaan na gano'n? Parang kinarir niya, parang isang kurso na talagang karir na karir nila niya na luhaan siya forever. Parang wala nang kasayahan ang buhay. Kayo, kung gusto po ninyo ng gano'n, adik, karirin po natin. Pero ang sabi ng Bible, for a little while, yung suffering, hindi po pang matagalan yan. O, meron pong ano yan, ha? Meron pong mga pagbabago din, na makaka-experience po tayo din ng iba't ibang struggle, pero hindi naman po laging iyon. Malamang yung ibang struggle na muling ma-experience mo, mararanasan mo, maring sanay ka na dito at napagtagumpayan mo na. Pero yun nga problema, wala po tayong endurance sa mga bagay na to. Ang pangako sa 1 Peter 5:10, God will restore you. Sabihin mo sa katabi mo, God will restore you. Panunumbalikin ng Panginoon anumang bagay na possible na na-damage po sa atin dahil hindi po natin na-endure, dahil hindi po natin kinaya. Ano po ba na-damage po sa atin? Ano po ba ang kailangang i-restore? Damaged relationship? Baka po mayroong problema sa marriage? Baka meron pong problema sa finances. God is going to restore them. Nag-suffer po tayo for a while, but God is going to restore it. Okay? Ibabalik po yan ng ating Panginoon. And ano pa po yung sabi ng verse? God will establish. Hindi lamang i-restore, pero establish po ng ating Panginoon. Pag naiisip po natin yung salitang establish, naalala po natin yung tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Although ang context po niyan ay sa tamang pakikinig po ng salita ng Panginoon. Pero pag ideally, pag binanggit po yung establish, marirecall mo siya,
na pwede siyang principal, isang tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang bagyo, may malakas na hangin, pero nanatili po yung bahay sa ibabaw po ng bato. God will establish you. Nagiging matibay po tayo, mga kapatid, because of the grace and power of God. Ano pa po? God will strengthen. Pinapalakas po tayo ng Panginoon. Are you weak? Nanghihina na po ba ang loob natin? Are you about to lose hope? Parang ano na ba tingin natin for 2021? Naisip ba natin, baka ganitong senaryo pa rin? O, palagay na po natin. Pero the fact na nandito po tayo, nakakasurvive po tayo, blessing po yan ni Lord. Amen po ba? Pinagpala po tayo ng Panginoon. Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng Lord? Pero hindi lang po tayo strengthen ni Lord. God is going to support you. So, kung meron po tayong gustong marinig, palagay ko, iyan pong bagay na yan. God is on our side. You will suffer a little while. Pero, mga kapatid, ibig sabihin yan, small extent. Pero yung pagsama ng Panginoon, iyan po ang forever. Iyan po yung nananatili. Napaka-importante po niyan. All our troubles, sakit. Halimbawa, yung mga sakit na dumarating po sa atin, temporary lang yan. Hindi po iyan ang lifetime na magiging problema po natin. Yung pong mga persecution, kung nape-persecute po kayo, hindi po iyan lifetime. A little while, panandalian, okay? Small extent, hindi po talaga tuloy-tuloy. Pero ang tuloy-tuloy po, yung biyaya ng pagsama sa atin ng Panginoon at pagtugon sa atin po mga panalangin. Kung meron po tayong dapat katakutan, mga kapatid, hindi po yung sakit. Kung meron tayong dapat katakutan, hindi po yung problema. Kung meron tayong dapat katakutan, hindi yung pagkawala paminsan-minsan ng pera. Ang dapat nating katakutan, kapag nawala yung grace ng Panginoon. Kapag nawala yung biyaya ng Panginoon. Sabi po natin, God's riches in Christ's expense. Eh, yung pong grace na yan, iyan na po yung kayamanan natin eh. So, paano tayo matatakot para magkakaroon ng fear about everything kung nasa iyo ang grace ng ating Panginoon? Ang number four natin, God's grace is sufficient in sin. Ang biyaya ng Panginoon ay sufficiente, sagana, with regards to sin. Romans 5:20, the law was brought in so that the trespass might increase. But where sin increased, grace increased all the more. Alam po ninyo, minsan parang nahihiwagaan po tayo sa mga ganitong verse. Pero ang ganda-ganda po ng meaning po nitong verse na to. Kasi parang pwede mo siyang i-interpret wrongly na kailangan pala gumawa ng kasalanan para lalong mag-increase ang kanyang grace. Hindi naman po gano'n, no? Na sobrang maging intentional tayo sa paggawa ng kasalanan para lalo mong maranasan ang kanya pong biyaya. Nung isulat po nito, ang context, nung pong panahon ng mga Israelita, ibinigay po ang law. The law was given to Israel so that the sinfulness of man could be identified as sin. Meron pong batas, meron pong commandment para po sa panahon ng mga Israelita ma-identify na ang sin ay sin. Kasi hindi po kayang i-identify ang sin without a law. Tama po ba? Sino nagsabing
kasalanan na magtapo ng basura? Pwedeng hindi. Pero kapag yan po ay naging batas na ng gobyerno, kasalanan na po yan. One time, meron po nagkukwento sa akin, isang pastor po ng Macau. Sabi po niya, meron pong isang lalaki biglang umupo sa gitna ng Venetian, sa labas ng Venetian Hotel. Tapos alam niyo yung ginawa ng lalaki, biglang naghubo, nagtanggal ng kanyang pantalon at nagpupo sa gitna ng karamihan ng mga tao. Sabi niya, parang walang batas kasi kami ron. So anong ikakaso? Hindi ko alam ha, kung wala talagang batas. Kwento lang naman niya. Pero habang walang batas, hindi natin makonsider talaga na ang isang ginagawa natin ay kasalanan. So merong law sa panahon ng mga Israelita so that man could identify sin as sin. Okay? And once the law was given, men were able to recognize that they were breaking the law. They were breaking the standard of God when it comes to holiness. Pagka may batas, alam po natin, nakaka-break tayo ng law. And the more we recognize our sin, the more you will realize na hindi po talaga tayo, magiging desperate po talaga tayo. Kailangan po natin ng salvation. The more desperate you will become, or you become in your salvation. Alam mo, mahirap kang maligtas. Dahil po nakaka-commit tayo, hindi po tayo pumapasa sa standard of holiness ng God. Pero ito po, sabi, ang kailangan tingnan po natin ay ang grace ng Panginoon. And no matter, mga kapatid, how many sin na nakomit po natin, how big the sin you commit, there is the grace of God. Merong biyaya ang Panginoon ng kaligtasan pa rin po sa atin. So the more God's grace was able to abound towards us, kapag tayo po, nare-recognize din naman po natin na marami po tayong nagawang kasalanan po sa atin pong Panginoon. Where sin multiplied, grace multiplied even more. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng atin pong Panginoon. God's grace exceeds your sin. Mas lampas ang biyaya ng Panginoon kaysa sa kasalanan na atin pong nagawa. Kaya lang po, mga kapatid, huwag po natin siyang gawing passes. Dapat po, repentant din po talaga tayo. Pero yung intentional po tayo sa paggawa ng kasalanan, mahirap po yan, mga kapatid. Kailangan po, i-commit natin yung ating sarili sa Panginoon. And number 5 and last, 2 Corinthians 9:8. Ano po yung point natin dyan, pang-5, God's grace is sufficient in service. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo kayang makapag-serve kay Lord. Hindi mo kayang sabihin na wala ka nang kayang ibigay. Wala na yung best na kaya mo pang i-offer sa Lord. 2 Corinthians 9:8, and God is able, sabihin nga po natin able, to make all grace abound toward you, that you always, having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Kayang ibuhos, may kakayanan ang Panginoon na ibuhos sa iyo ang lahat ng grace na kailangan mo. All grace abound toward you. Bakit po, mga kapatid? Bakit kailangan maging sufficient sa atin yung grace ng Panginoon? Para magamit po natin yung abundance na yan for every good work. Ibig sabihin, ministry, service. Okay? Ang binibilang po dito ni Paul ay yung pong pagkakataon na siya ay pwedeng makapaglingkod
sa mga tao makapag-offer ng kanyang service dahil ang daming-dami pong ibinibigay ng atin pong Panginoon. So, no matter where God places you, saan ka man ilagay ng Panginoon, anumang calling, tawagin ka ng Panginoon, pwede mo i-consider ang verse na ito. Ang grace ng Panginoon ay nag-a-abound po sa atin. Ibinibigay po ito sa atin ng Panginoon para magamit ka to the fullest. Yung abundance of His grace. Yung iba, takot na takot eh, no? Takot magsalita, takot humarap sa camera. Merong iba, takot mag-ministry, okay, takot mag-involve kasi iniisip nila wala silang capacity, wala silang talent, wala silang gift. But here it is, mga kapatid, kaya ng Panginoon. He is able to bless you. He is able to give gifts to you. Pwede tayong biyayaan ng Panginoon. At tayo ay magamit po niya, maging extension ng kanyang blessing sa iba. Sa araw na to, bukas, sa haharaping panahon, mga kapatid, every day of our lives, we need the grace of God. Sabihin nga po natin, I need the grace of God. Kailangan po natin ang biyaya ng Panginoon. Kung nakakaramdam ka ngayon, sandaling ito, that you are weak, you need the grace of God. Kung nakakaramdam ka ngayon that you are struggling in sin, you need the grace of God. If you are lonely, you need the grace of God. Kung tayo po ay doubtful sa sandali pong ito, at nag-iisip po tayo ano ang kahantungan ng ating future, you need the grace of God to strengthen you and empower you. Hindi po hihiwalayan tayo ng atin pong Panginoon. Sapat ang kanyang pangako na tayo po ay kanya pong sasamahan. Ano man po ang negative na dealing po sa atin ng mundo pong ito, remember the grace of God. Nag-ooperate po tayo lamang sa biyaya po ng Panginoon. Of course, humanly speaking, pwede po tayong pangsamantala na matibay, matatag ang loob, kayang mag-endure. Pero darating ang time, babaksak tayo, bibigay din tayo. Kasi ginagawa lang natin ito in our own little strength. But let us ask the Lord for His strength. Let us ask for His grace that is sufficient for all of us. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Patuloy pong itaas natin yung ating mga kamay sa Panginoon. Meron po ba tayong mga struggle? Meron po ba tayong mga doubts? Mga pagdududa? Meron po bang iba't ibang concern sa atin? Harapin po natin ang 2021 na talaga po kinikilala po natin ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kanyang biyaya sa atin. Biyaya ng pagliligtas, biyaya para makapagtagumpay, biyaya para makapagpatuloy, biyaya para maranasan ang kapayapaan mula sa ating Panginoon. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo sa pagkakataon pong ito. Amin po, Panginoong kinikilala that apart from you, we can do nothing. Apart from you, we are nothing, Lord. Kaya po, nananangan lang po kami, Panginoon, sa inyo pong kapangyarihan. Inihiling po namin, Panginoon, managana po ito sa amin. Haharapin po namin ang 2021. Kayo lang po, Panginoon, na nakakaalam ng inyo po mga panukala at plano sa buhay po ng bawat isa. Wala pa po ang 2021, nandun ka na po, Panginoon. Kasi kayo po yung ever-present God.
kayo po yung Diyos na all-powerful. Nandun na po kayo sa 2021. Kami po papunta pa lang. Hindi po namin, Lord, alam kung ano naghihintay po sa amin. Ang meron lang po kami na pwedeng panghawakan ngayon, yung tiwala po namin sa makapangyarihang Diyos. Kayo po ang humahawak ng buhay po namin, Panginoon. Ikinukumit po namin, Panginoon, ang lahat-lahat po, Panginoon, sa inyo. Ang amin pong family, ang amin po, Panginoong, success, amin po, Panginoong, mga mai-encounter na mga problema. Kayo po, Panginoon, ang inaasahan po namin, nasasama po, ini-entrust po namin fully all things to you. Dahil kayo yung Diyos na maalam sa lahat ng bagay at sa lahat po ng pagkakataon. Panginoon, sa sandali pong ito, gamitin niyo lamang po kami para extend din po yung grace po ninyo sa ibang mga tao. Alam po namin sufficient din, Lord, ang inyo pong kagalingan, ang inyo po Panginoong kalakasan para magamit po kami sa iba't ibang mga ministry. Isipin po namin, Panginoon, gawin lamang po ang pinagagawa po ninyo at yung pong ibang mga bagay ay isusunod po, Panginoon, ninyo sa amin dahil po sa inyong biyaya. Salamat po. Maluwalhati ka, Panginoon, sa amin pong pagsamba. Maluwalhati ka po, Panginoon, sa pagtanggap po namin ng inyong pong mga salita. Ito po, Panginoon, ang amin pong panalangin. In Jesus' name, amen and amen. Thank you.